kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, hindi sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karunghan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bagamat lagi mong ginaganap ang pagliligtas sa lahat, subalit ngayon higit mo itong kinukusang aming ikagalak. Tunghayan mo kaming iyong mga hinirang upang ang iyong pagtulong at paglingap na maaasahan ay siyang magpatatag sa mga kaanib ng iyong sambayanan at sa mga magiging kaanib pa sa pagsapit ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Titipunin ko ang mga Israelita mula sa mga dakong kinatapunan nila upang ubalik sila sa sarili nilang bayan. Sila'y pag-iisahin ko na lamang. Isa lamang ang magiging hari nila. Hindi na sila mahati. Sila'y gagawin kong isa na lamang kaharian. Hindi na sila sasamba sa Diyos-Diyosan, ni gagawa ng kasuklam-suklam na mga bagay o anumang paglabag. Hindi na sila tatalikod sa akin. Lilinisin ko sila. Sila ang magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Isang tulad na lingkod kong si David ang magiging hari nila. Susundin na nilang mabuti ang aking mga utos at tuntunin. Sila'y doon na maninirahan sa lupaing tinirhan ng kanilang mga ninuno. Sa lupaing ibinigay ko kay Jacob. Sila at ang kanilang mga anak
at magiging anak ng mga anak ay doon mananatili habang panahon. Isang haring tulad ni David na aking lingkod ang magiging pinuno nila magpakailanman. Gagawa ako ng isang tipan sa kanila. Ito ay tipan ng kapayapaan at mamamalagi magpakailanman. Pagpapalain ko sila at pararamihin. Itatayo ko sa kalagitnaan nila ang aking templo. Ako'y mananatiling kasama nila magpakailanman. Ako ang magiging Diyos nila. Sila ang magiging bayan ko. At kung mananatili sa kalagitnaan nila ang aking templo, malalaman ng lahat ng bansa na akong Panginoon ang humirang sa Israel upang maging akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway, nalubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa, patungo sa bundok ng Siyon, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Umapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Tumayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Jesucristo. Sinabi ng poong mahal, kasamaan ay layuhan. Kasalanan ay pagsisihan. Kayo ay magpagubuhay, magpalik loob na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa Kanya. Ngunit ang ilan sa kanila'y pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipon ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang mga kagawad ng Sanhedrin.
Ano ang gagawin natin, wika nila? Gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, mananampalataya sa kanya ang lahat. Paririto ang mga Romano at wawasakin ang templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila, si Caiaphas, ang pinakapunong saserdote noon, ay nagsabi ng ganito, "Ano ba kayo? Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay, alang-alang sa bayan, sa halip na mapahamak ang buong bansa?" Sinabi niya ito hindi sa ganang kanyang sarili lamang, bilang pinakapunong saserdote ng panahong yun, hinulaan niyang mamamatay si Jesus dahil sa bansa, at hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos. Mula noon, binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Jesus. Kaya't hindi na siya hayagang naglakad sa Judea. Sa halip siya'y nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon siya nanirahang kasama ng kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Paskwa, maraming tagalalawigang pumunta sa Jerusalem bago magpaskwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo, kaya't nagtanungan sila, "Ano sa akala ninyo, paririto kaya sa pista o hindi?" Ipinag-utos ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo na ituro ng sino mang nakaaalam kung nasaan si Jesus upang siya'y maipadakip nila. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. March 23 po ngayon, araw ng Sabado sa 5th week of Lent. At ang atin pong mga pagbasa ay matibay na nagpapaalalang ang pakikipag-isa ng Diyos sa atin ay nangangahulugan ng pagbibigay niya ng lahat. Nakita po natin itong maliwanag sa unang pagbasa. Nang ibigay ng Diyos ang kanyang sarili para maging Diyos ng kanyang bayan. Bibigyan niya sila ng hari, lilinisin, pagpapalain, at pararamihin. Mananatili siyang kasama nila magpakailanman para siyang pastol na kumukupkup at pumapatnubay gaya ng sinasabi sa Salmong Tugunan. At ang dalamhati ng kanyang bayay magiging tuwa. Ang kanilang kalungkutan ay papalitan ng kagalakan. Magaganap po ito ng lubos. Maging sa atin, sa tunay nating pagbabalik loob sa Kanya. At pagbabagong buhay, gaya naman ng sinasabi sa awit pambungad ng mabuting balita. Yun pong awit pambungad, yung pong kinanta kanina ng ating kantor. At sa atin pong ebanghelyo, maisa sa katuparan ang lahat ng ito sa pamamagitan ng katubusang hatid ng pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating mahal na poong Jesus Nazareno, na ngayon sa ating napakinggan ay napagpasyahan ng dakpin at hatulan ng kamatayan ng mga punong saserdote, mga Pariseo, at mga kagawad ng Sanedrin. Binalangkas na nga kung paano ito gagawin. Hinahanting na siya.
hinahanting na kahit ng mga taong pinagbilinan ng mga ito para isuplong sa kanila. Ano kaya ang pakiramdam niya? Ano? Mapapag-isa siya. Itatanggi. Itatatwa. Ipapahiya. At sa huling pagkakataon, habang nakabayubay sa krus, sa pinakamahina niyang kalagayan, pisikal, tutuksuhin siyang patunayan ang kanyang pagka-Diyos sa pamamagitan ng pagpanaog sa krus. Ngunit hindi niya ito papatulan. Hindi siya mag-give in sa pinakahuling panunukso sa kanya. Hindi niya hahadlangan ang ganap na pagsasakatuparan ng pangarap ng amang kaligtasan. Ibibigay niya ang kanyang sariling kamatayan kung paanong ibinigay niya ang kanyang sariling buhay para sa ating katubusan. Pagmamahal na magtatagumpay sa kalagitnaan ng suklam, selos, lamig, at kabuktutan. Gagawin po niya ito ng malaya, walang pait sa kalooban. Mananatili siyang buo, magalang, mapagpatawad, at may kagandahang loob sa kabila ng kanyang daranasin. Umiiral po ang kasamaan, mga kapatid, sa kabila o kahit sa kalagitnaan ng kabutihan. Pero umiiral din po ang kabutihan sa kabila o kahit sa kalagitnaan ng kasamaan. Ang disposisyon pong ito ng kalooban ng ating mahal na pong Jesus Nazareno, ang pagsumikapan nating gayahin araw-araw, ang pananatiling nananalig, matino, at may mabuting kalooban. Hilingin natin sa Kanya, mga kapatid, mahal na poong Jesus Nazareno, bayaan niyo po kaming matuto sa inyo. Mahawakan din po nawa namin ang aming sarili pag nahaharap kami sa mga puwersang unan niyo ng nagapi. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na ating Ama upang tulad ni Kristo maging matatag din tayo sa pagharap sa buhay at sa mga pagsubok. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang mga hindi Kristiyano naway makakilala kay Jesus na namatay para sa lahat. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang mga Kristiyanong napahiwalay, naway mag-ukol ng higit na pagtatalaga ng sarili sa ekonomismo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang mga may kapangyarihan, naway mag-alay ng sarili sa pagtataguyod ng katotohanan at katarungan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang lahat ng mga Katoliko naway makadama na sila ay may natatanging kaugnayan sa isa't isa dahil sa iisang pananampalataya.
Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Sa katahimikan ng ating puso, ilapag po natin sa dambana ng mahal na pong Jesus Nazareno. Lahat ng dahilan kung bakit tayo naririto ngayon, yun pong mga pinasasalamatan natin, hinihiling at mga pinagsusumikapan sa araw-araw. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ama naming Diyos, pinagtitipon mo kami sa iisang pananampalataya at iisang diwa upang maging iisa sa iyo. Pagbuklurin mo kami sa iisang katawan ni Kristo. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan niya na aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ay iyong dinudulutan ng walang hanggang buhay. Sa pagpapahayag namin ng pagsampalataya sa iyong ngalan, sa pagdiriwang ng muling pagsilang noong kami ay binyagan, tanggapin mo ang aming mga alay at panalangin upang ang mga umaasang maging kaanib ng sambayanan ay huwag masiphayo sa kanilang inaasam at ang mga umaasang patatawarin sa kasalanan ay tumanggap sa kanilang nilulunggating makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag nang iyong dakilang pag-ibig sa lahat, napawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang aming dila na magsaysay, sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ng mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, maluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon,
iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Ubispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. The Lord is my light and my help, whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life, before whom shall I shrink? There is one thing I ask of the Lord, for this I long, to dwell in the house of the Lord all the days of my life, to savor the sweetness of my Lord, to behold His temple. Oh Lord, hear my voice when I call. Have mercy and answer me. It is your face, O Lord, that I seek. Hide not your face. Hide not your face. Hide not your face from me. When I call.
things, O Lord, that I see. Hide not your face. Hide not your face. Hide not your face from me. Announcement. Inaanyayahan po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN, kababaihan at iba pang samahan na ating simbahan at lalo na po ang mga deboto na mahal na poong Jesus Nazareno sa March 24, araw ng Linggo ay Linggo ng Padaspas. Ang lahat po ay magtitipon-tipon sa May Carriedo Street malapit sa Jollibee upang idaos ang prosesyon ng mga Padaspas patungong simbahan. Ito po ay magsisimula sa ganap na ika-apat at kalahati ng umaga at tuloy na po ito sa banal na misa ng ika-5 ng umaga. Magdala po tayo ng mga panlatag o mga pansapin na tela. Makiisa po tayo. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos, ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito ay mabibili lamang sa ating Faris Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Webes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos po ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang alabasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa katawat dugo ng anak mo, ay maging hindi nawa naiiba sa Kanya sa pagtataglay ng buhay mong sa amin ay Kanyang pamana kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, kanamin pinipinto panamin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan
Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag na aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka na amin.